ange, pwede magtanong. May gusto akong malaman, baka meron ka sagot. Ange, pwede magtanong. Kailangan ko ng tulong, baka meron ka sagot. Ange, pwede magtanong. May gusto akong malaman, baka meron ka sagot. Ayun, kasi napag-usapan nyo na yung self-care. So, parang, paano mo naman ibabalance yung with regard sa self-care? Paano mo i-handle yung judgment ng mga tao na kapag pinagbibigyan mo ba yung sarili mo, parang minsan feeling dalaga ka, or parang instead na dapat sa anak mo na lang ipinaglaan yung pondo or what? Paano mo ba yun maiiwasan na every time na may ginagawa ka something for yourself? Alam mo ako, parang kasi sa for me to take care of other people, I have to take care of myself. Right. Hindi mo pwedeng i-deprive yung sarili mo sa mga bagay na alam mong deserve mo rin naman. And hindi mo dapat pakinggan yung opinion ng ibang tao na hindi naman nagmamatter sa'yo. Parang dapat labas yun, di ba? Lagi ko sinasabi ko sa mga boys ko, kailangan ni mommy din ha, na maging masaya na ako lang bago ako makapag-share sa inyo. Dahil pag sinare ko lahat sa inyo, wala na akong panghuhugutan for you guys. Tama. Kasi nung ubusan, para tayong ano, parang dam. It's a dam, di ba? Pag nililease mo na itong tubig, edi walang matitira. Saka Angel, at the end of the day, if you know that you're giving enough, you're sharing enough, you know that what you're doing is right, diba? Huwag mo nang pansinin yung ibang tao. That will just stress you out. Let it slide. Bahala. Basta alam mo sa sarili mo na ang ginagawa mo, tama. That's the only thing that matters. Amen, Tita Pai. Amen. Oh, important yun sa life. Dapat meron ka talagang ganun. Kahit nga hindi ka pa mommy, diba? Or hindi ka pa kasal. Exactly. Mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo. Importante yung wait lang ha. Space ha. Yung ako muna, check ko muna ulit yung sarili ko. Ange, pwede magtanong. May gusto akong malaman, baka meron ka sagot. Ange, pwede magtanong. Kailangan ko ng tulong, baka meron ka sagot.